everyone, magandang araw na naman sa ating lahat. Ano na naman ang pangyayari din eh? Ha? Ano nangyari dyan? Diba nag-upload tayo ng code? Tinest natin yung motor. Siya ay gumagana sa 5 volts. Diba? At ito naman ngayon, ang bago nating project. Huh? Ay, di ka mo, tibagbagang. Huh? Pastil, este. Oh, ito. Ano ba ito? Testingin na natin. Kasi nung nakaraan, pinaikot natin yung motor. Gamit ay Arduino. Pero, hindi talaga Arduino nagko-control ng motor. Oh, panoorin mo yung nakaraang video dyan sa video description sa baba. Pindutin mo na para malaman mo yung nakaraan. Ang gagawin naman natin ngayon at ang gagawin natin ay kukontrolin ang speed ng motor. Diba? Gagamitin natin ng Arduino Nano at yan ay tetestingin na natin. 9 volts ang supply. Yan na siya. Uy. Bakit ayaw? Ayun. Umiikot-ikot. Dahan-dahan. Pabilis ng pabilis. Diba? Pabilis ng pabilis. Ispagetting pababa. Pataas ng pataas. Tapos na. Pwede pa ba isa? Pwede pa. Sa program natin, yung sa code natin, pwede pang isang banat yan. Isang hirit pa. Paano ba ginawa ito? Diba? Na-control natin yung speed ng DC motor. Ha? Mga sir, mga ma'am, gamit ay Arduino Nano. Ganyan lang kasimple yan, di ba? Pero kung titingnan mo, meron tayo ditong voltage regulator. 5 volts. At meron ding MOSFET 2N7000. At meron ding mga ceramic capacitor. Para maliwanagan tayo, mabuti pa. Tingnan natin ang circuit diagram. Okay, mga bossing, sir, ma'am, at mga guys, ito na itong circuit diagram. Okay. So, meron tayo dito external battery, 9 volts. Ito yung ating Arduino Nano. Then connected also voltage regulator, step down converter, 7805, and then yung ating MOSFET 2N7000. N-type channel enhancement type na MOSFET at ang ating motor. Teka, bakit ginamitan natin ng external battery o power supply? Kasi diba nasukat natin yung motor 5 volts. Kailangan i-convert natin yung 9 volts, pinaka-supply na 9 volts sa 5 volts. Gagamitan natin ng step down voltage regulator from 9 volts. I-step down niya, magiging 5 volts dito sa output. So, dito sa ating regulator, meron niyang ceramic capacitor. 0.33 microfarad at saka 0.1 microfarad. Bakit meron yan? Sa input. Dito yung input side, output, common yung gitna. Bakit meron? Para stable yung ating regulator.
stable yung input, stable yung output dahil sa capacitor. So pag out niya 5 volts, oh, supply na ngayon yun ng motor. Diba? Galing doon sa ating 9 volts battery. Eh ngayon, kung magpapaikot tayo ng motor, kukontrolin natin ang kanyang speed. Pwede ba itong motor erekta sa digital pin? D9, D8, D7, D6, or D10 hanggang... Pwede ba siya diretsa dito sa digital pin? Number 9. Ito yung ating connection sa code. Hindi siya pwede. Kasi ang motor, nasukat natin yan. Halos ano yan eh. Ang kanyang current rating ng motor. Diba mga 49 milliampere. Nasukat natin yan. Eh ang digital pin, configure ditong pin ito as digital pin out. Palabas. Palabas yung kuryente dito. Eh 40 milliampere. 40 milliampere ang digital pin ng Arduino. Eh 49 yung motor. O overload. Kulang tayo sa kuryente dito, masisira ang digital pin. Digital pin number 9. Kung walang anong tawag dito? Driver. Yan ay driver. So ang driver natin MOSFET. Siya magda-drive para umikot yung motor at makontrol natin yung speed. Nakakabit yung digital pin 9 sa gate ng MOSFET 2N7000. Yung actual niya, kung ganyan yung ano, MOSFET source gate drain. So, yan ang kanyang pin out. Actual source gate drain. Dito naman, gate drain source. Yung source nakakonekta sa ground. O sa common. Parehas ng middle pin ng 98 o 5. Connected din sa ground ng nano. Connected din sa ground ng 9 volts battery. Yung ating motor, you know, buhat-buhat na naman ng ating MOSFET sa ulo, nasa ulo niya. Okay, nawala ng kuryente, tuloy tayo. O diba, buhat-buhat niya yung motor. Paano ngayon makakadaloy yung kuryente dito sa drain to source? Eh kailangan ng injecting current. Eh bakit kuryente? Diba ang MOSFET voltage driven? Pag may kuryente dyan, which is 40 milliampere, i-inject niya sa gate ng MOSFET, dadaloy na ngayon yung kuryente dito sa drain to source. Motor, drain to source. Ang kuryente niyan, ano ha? 49 milliampere, nasukat natin yan sa ano? Sa power supply. At saka voltage niya, 5 volts. O, kaya dito galing yung supply ng motor. Ito na ngayon yung supply ng motor, hiwalay. Galing doon sa 9 volts, naging 5 volts, papuntang motor. O makadaloy na dito. Mag-inject ka lang ng current sa gate. May kuryente na ang dadaloy papuntang drain to source. And then to the ground. Connected to ground. Lahat naka-ground siya. Battery, nano, voltage regulator. Eh, kung voltage driven siya, wala siyang pakialam dito. 40 milliampere. I-inject lang niya yan. Ang mangyayari niyan, magkakaroon ng voltage across gate to source. In case of MOSFET, usually, ang BGS niya, BGS threshold. Yan yung, ano, voltage across gate to source. Kailangan voltage para mag-turn on ang MOSFET. Ano, usually, mga ano yan, mga mer 3 volts to 5 volts, mga ganyan. Nag-start na sa tring, ano yan, mabuhay, 3 to 5. Ayun. Pag nagkaroon ng voltage dyan, eh, magto-turn on ng MOSFET. O, dadaloy na yung kuryente, papuntang motor, drain to source, dead to the ground.
eh bakit yung ating motor pabago-bago ng ikot? Diba? Mabilis, mabagal, mabilis, mabilis ng pabilis. Eh ano yan? Dahil yung sa code natin dito, code now Arduino, nag-i-inject siya ng PWM. Yun naman, no? Yung signal na ganyan, no? Ganun. On off, on off, on off yung code natin. Eh ang speed ng motor, di ba, hanggang 255. Hmm? Yung sa code natin, nag-i-increment siya from 15, 30, 45, pabilis ng pabilis yan hanggang maging 255. Then stop. O, 255 yung pinaka-speed, PWM. Tawag doon, PWM. Kaya itong ating circuit, PWM control. Kinokontrol ng pulse from Arduino Nano, yung speed ng motor. Inject dito. So yan kung bakit tumatakbo yung ating motor. Pabilis ng pabilis. Ganun. Nag-i-inject siya ng signal dito. Teka, signal baka mo? Yung ganun? Tingnan nga natin kung anong itsura ng signal niya. Okay, mga bossing. May napansin ka dito? Wala tayong nilagay na diode. Para saan ba yung diode na yan? Yan o. 1N4007. 1N4007 diode. Ginagamit yan once na mag-off ang motor, nagpo-produce siya ng back EMF. Yung current kung saan-saan tumatakbo. Kung may diode, mapoproteksyonan niya ang Arduino. Diba? Kung may diode, kahit saan pumunta yung current, kung may diode, ang mangyayari, iikot lang dito yung current oh, hanggang maubos. Time, yung time na siya ay off. Pag nag-off siya, magnetic field ng motor, may coil yan, magko-collapse, magpo-produce ng voltage at ng current. Saan-saan ang takbo? Eh kung merong diode, ikot-ikot lang dito hanggang maubos siya. Kaso sa ginawa natin, protected na tayo ng voltage regulator. Kaya kahit wala ng diode, pwede rin. Pero mas maganda mas maganda kung may diode. Yan yung standard practice. Nilalagyan ng diode in parallel with the motor. Okay, mga repapips, mga guys. Tingnan natin ang waveform ng ating oscilloscope. Nakaset siya sa 5 volts per division. Ang gagawin natin, pindutin na natin yung switch. Ayun. Kita mo? Yun o. Oh. Yun yung kanyang PWM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yan. On, off, on, off. Off yung sa 0, diba? On, 5 volts. Yun o. Oh. Iisa yung kanyang width. Isa pa. Tingnan natin ha, naka-zero siya. Ang mapapansin mo dito. Okay, pindutin uli natin. Lakihan natin. Di makita. Yun o. Tumataas yung voltage. Yun, yung curve na yun. Umaangat ang umaangat. Hanggang maging 2.7, 2.6. Ayun, oh.
3 volts, 2.9. Ayun, 3.2 hanggang dulo. Malinis na yung signal niya. So, yan ang PWM na makikita natin sa digital out number 9. Connected yung oscilloscope to the ground. So, yung diode, nilagyan natin ng diode dun. Standard practice.